Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading na ito ay para sa pangkalahatan. Ito ay love reading para sa pangkalahatan. Paalala lamang po, ang reading na ito ay general reading kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading na ito. Iilan lamang yung makaka-resonate dito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys, no? Wow, you're in love. You want a new beginning. Gusto mo dito na new beginning with someone. Who betrayed you in the past? Or maaaring na-betray mo to in the past, no? Baka siya yung na-betray sa'yo. Malamang siya yung na-betray sa'yo. Pero gusto mo nang ma-revive or magkaroon ulit ng chance sa inyo. So, new beginning. No? This is a new beginning sa inyo ng person mo na maaaring na-betray ka niya in the past or nasaktan ka niya in the past. No? Pero naka-recover ka na tanggalin yung sakit dala nung maaaring betrayal or cheating man yan or yung parang may ginawa siya behind your back. Nandun yung love mo eh, with the Ace of Cups. Tuloy-tuloy. Nandun yung love mo sa kanya. Tuloy-tuloy. Sino yung person na to? Matured na to mag-isip, guys. Hindi ibig sabihin na matured na yung mukha, no? Or edad. Maaaring matured na siya, no? Pwede din matured na yung edad niya. Pero, yung isip, the way mag-isip, no? Matured na to. Yung person na to. And, when it comes sa relationship, ay seryoso ito guys, yung gantong person. At mapagmahal, emotional, loving, at saka caring din. No? Nandun yung care niya. At may pagka-affectionate ito, no? Sa mahal niya. Tingnan natin yung ini-embody mong energy. Kung ano ba yung ini-embody. Nagiging impatient ka guys. Dahil gusto mo na ng new beginning dito sa inyong dalawa. Gusto mo na magsimula na kayong dalawa, no? Ng relationship. Again, kasi mukhang nagkaroon lang to ng problema sa inyo dati. Or, yun nga, nagkaroon ng betrayal. Or else ay nasaktan ka niya. Nasaktan niya yung loob mo. Or else ay nasaktan mo din yung loob niya. Pero nandun yung love sa inyong dalawa eh. Yung person mo dito is in love sa'yo. Ikaw, hindi nawawala yung pagmamahal mo sa person na to. Gusto mo talaga na yung beginning dito. Pero nandun yung pagkainip mo, pagiging impatient mo, situation yun. Dahil gusto mo na yung beginning. Gusto mo na ng magkaroon ng start ulit sa inyong dalawa. No? Maring gusto mo na makasama siya. Gusto mo na ng communication. Gusto mo na ng baka maakap yung person mo, di ba?
na-miss mo yung person mo, diba? Mahal mo talaga yung person na to. So, tingnan natin yung feelings ng person mo sa'yo. Marriage with the Ace of Cups. So, kung ikaw, in love ka sa person mo, na hindi nawawala yung pagmamahal mo sa kanya, maring nagtampo ka, nagalit ka, nainis ka, nainip ka, itong person mo, guys, ay nandun din yung pagmamahal niya sa'yo na tuloy-tuloy, no? At nandun din yung desire ng person na to na mapangasawa ka niya. Nandun yung desire niya na makapiling ka niya. Or ikaw yung maging spouse niya, no? With the Hierophant. You know, gusto din ng person mo na new beginning with the Ace of Cups in yung dalawa. Kasi nandun yung love niya sa'yo, no? Matindi yung pagmamahal ng person mo din sa'yo, guys. In love yung person mo sa'yo. Nandun yung totoong love niya, no? Nandun yung emotion ng person mo. Kasi pag totoong mahal mo yung tao, emotional kay, caring ka, loving, no? Andun yung desire mo na makasama siya habang buhay. Hindi siya pang short term, kundi pang long term. Kumbaga na, i-imagine mo na yung future niyo together. So, ito yung person mo dito. Kumbaga, advanced na siya. Gusto niya yung makasal kayong dalawa. Gusto niya yung mapangasawa ka. So, itong person ay totoong mahal ka. Pareho kayo nararamdaman ng Ace of Cups, new beginning. At hindi nawawala yung pagmamahal nyo sa isa't isa, no? Maaring nagkaroon man ng challenges or nagkaroon man ng problem sa relationship nyo. Pero nandun yung, maaring may ginawa lang siya behind your back, no? Maaring, itong person mo ay, kumbaga hindi siguro naging loyal dati, no? Ganun siguro na yung ginawa niya itong person na to. Baka nakipag-connect pa siya sa iba. Or baka nakipaglandian pa sa iba. Doon, no? Parang sinaksak ka. Sobrang sakit, no? Yung ramdaman mo dati. Kasi mahal mo na yun. So, let's see. Kung ano yung message ng person na to sa'yo? Nandun yung passion ng person mo na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa. With the Queen of Wands and the Ace of Cups. Nandun yung desire ng person mo na makasama ka habang buhay. Nandun yung passion, attraction, na sobrang attracted siya sa'yo, no? Na dinidesire ka niya with the Queen of Wands. So, passionate yung person mo sa'yo. So, para kang goal sa person mo na pag nakuha niya ay it will add to its success, no? Kasi successful na yung energy ng person mo dito with the Queen of Wands.
kumbaga, success, no? Kapag naging mag-asawa kayo or nagkatuluyan kayong dalawa with the Hierophant and the Queen of Wands. Pero, nandun yung worry ng person mo dito sa family mo. Sa side ng family mo to, guys. Or sa family niya. Na maaaring magkaiba kayo with the Hierophant and this card. No? Magkaiba kayo ng culture. Maaaring magkaiba kayo ng religion. Maaaring magkaiba kayo ng ethnicity. Magkakaiba kayo ng paniniwala. Baka hindi niya ganun ka maintindihan yung inyong paniniwala, yung inyong culture, kung paano ka na-raise, kung ano yung sa environment mo, lalo na yung sa family mo, guys, no? Nag-aalala tong person mo, guys, na baka against yung family mo sa kanya. Or else, yung family niya ay against sa inyong dalawa, no? Sa relationship niyo. Baka may conflict sa family, no? Na hindi pumapayag yung family. No? Mostly, ata mga ganyan, pagka may mga kaya, no? May mga kayang pamilya, no? Lalo na sa ibang bansa ata, no? Pero dito sa Pilipinas, parang wala na. No? May mga ganyan na parang minamata, no? Yung yung ibang lahi or yes. Kumbaga may sinusunod sila or paniniwala, no? Parang ganun ba. Yun yung inaalala ng person mo dito. Na may against siguro. No, sa family niya. Possible sa family niya or sa family mo. Nandun yung worry niya. So let's see. Ano yung possible action ng person mo dito? Towards you? Ipaglalaban ka niya, guys. Ipaglalaban ka niya. Kahit may mag-against yung family niya, mag-against yung buong mundo sa inyong dalawa, sa relationship niyo, or family mo. Ah, sa'yo yan eh, paglaban. Pag family mo, diba? Possible na sa family niya, guys. No? Family niyo against dyan. Kumbaga kumukontra, no? Gustong kontrolin yung person mo dito na pag sumama ka sa person na yan, ay makick out ka sa family natin. Parang gano'n. No? Or pag sumama ka sa person na yan, pag yan yung pinili mo, ay takwil ka na namin. Parang gano'n. No? Yung, may mga gano'n sigurong family. Pero ipaglalaban ka niya dito, guys, ng person. No? Yun ang maganda kasi paglalaban ng person mo, yung pagmamahal niya sa'yo. Kasi nga, true love, no? We have here the Ace of Cups and the King of Cups, the Hierophant. So, gusto niya talagang ikaw yung makasama niya habang buhay. Ikaw yung mapangasawa niya, mapakasalan niya. Pero, yun nga, nagja-juggling tong person mo. Kung pipiliin niya ba yung family niya or ikaw, nandun pa rin yung undecided siya, guys. Baka may tanggalan siya ng mana, no? Or expel siya sa family niya. Nandun yung pagdadalawang isip, no? Or nandun yung ano niya, eh, yung undecided siya. Matagal siya nag-weigh. Matagal yung pinagdidesisyonan yan.
Lalo na yung pagpapakasal kasi mukhang may sinusunod sila sa culture nila. So let's see kung ano yung possible outcome dito sa inyong dalawa. With the world. And the King of Swords. More clarification of the King of Swords. New beginning. Success. So mukhang manindigan na yung person mo dito with the King of Swords na magkaroon ng success inyong dalawa, na magkaroon ng new beginning. No? Paninindigan niya na eh. Yung pagmamahalan yung dalawa, yung pagmamahal niya sa'yo. Yung kasi no, yung mahirap pagka family yung against, di ba? With the Ten of Cups at the bottom of the deck. Ito yung gusto ng person mo dito. Happy, happy family with you. Okay. Happy family with you. So, itong person mo, klaro sa isipan niya, no? Nagkaroon ng clarity kung ano talaga yung i-priority niya. Kung ano yung pipiliin niya. Na gusto niya talagang makasama ka with the with the world. Gusto niyang mabuo kayong dalawa. Gusto niyang maaaring magkaanak kayo, no, with the Sun card. Gusto niyang maging masaya kayo together. So gusto niyang pinipilin yung happiness eh. Yung magiging masaya siya. O nga naman guys, no. Alangan mo naman pipilitin mo yung sarili mo sa hindi ka masaya, di ba? Kumangon si mission ka, di ba? Maring pinipilit ng family niya tong person na to sa hindi niya mahal, no? Possible din. Pero itong person mo nagmamatigas sa gusto ng family niya sa kanya. Kasi ikaw yung mahal niya eh. Ikaw yung gusto niya mapangasawa. Ikaw yung gusto niya makasama, no? With this card, Ten of Cups. Ay. Yes. So, itong person mo, manindigan to sa kung ano yung magpapasaya sa kanya. May silang buhay, guys. Para sa mo yung sarili mo. Sa bagay, minsan no choice, no? Pero itong person mo, manindigan to. Minsan talaga napipilitan lang. Ay, dahil sa situation, minsan ganun, no? Pero itong person mo, paninindigan niya, nagkaroon na ng clarity at parang sword ba, no? Na this person will slice or cut any blockages, no? Kung baga, gagawa siya ng paraan to be with you. Na you will be happy, no? Na maging masaya kayo, no? Na makabuo kayo ng family niyo. So ito talaga yung wish fulfillment ng person na makasama ka habang buhay. So ito na lamang para sa ating collective reading ngayon. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button. Nang sa ganun, ma-notify kayo sa masusunod na videos na i-upload ko at paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.